Hi guys! Welcome back sa YouTube channel ko. So for today, meron tayong random math problem galing from probability. Actually, this is a past board problem sa engineering, mga lobby. So, ayun, try nyo munang sagutan first and then yun, discuss natin yung solution or you can check the solution after you try the problem. So, ang problem is urn A contains 4 red and 7 white marbles. Urn B contains 3 red and 5 white marbles. Urn C contains 2 red and 3 white marbles. An urn is selected at random and a marble is drawn from the urn. If the marble is white, what is the probability that it came from urn C? Okay, so kapag ganitong klase ng conditional probability, ang tawag dito is Bayes theorem. So kailangan nating malaman kung ano ba yung probability na nanggaling siya sa C given na white yung nabunot nating marble. So Sir IJ, paano po kukunin yan? So, una muna nating i-consider is, ano po ba yung probability na makuha natin is white for every urn? Okay? So, ilista natin mga lodi ha. Systematic nating isolve. So, for urn A, the probability that it will be white. So, meron tayong 7 white. Meron tayong 4 red. So, 7 plus 4, that is equal to, okay, tama ka dyan lodi. That is equal to 11. Therefore, the probability that it will be white from urn A is 7 over 11. Okay, next, urn B. So, same process. So, we have 5 white. Kasi white yung kailangan natin in the first place. 5 white, 3 red. So, you have a total of 8 marbles. Which means that the probability of getting a white is 5 over 8. So, itong mga nililista nating probability, these are the probabilities of getting white in each urn. How about in urn C? Kapag sa urn C, mga lodi, the probability of getting white is 3 over the total, which is 3 plus 2, that is 5. Kaya magiging sagot dito is 3 over 5. Okay? Tapos, Sir IJ, ano yung tinatanong natin? If the marble is white, what is the probability that it came from urn C? Galing daw siya sa urn C, mga lodi. So, ganito yan. So, ang magiging sample space natin, applying the Bayes theorem, so, di ba yung kada urn naman, mga lodi, ang probability niya na mapick is 1/3. Therefore, ganito po yung mangyayari dyan. Yung pinakailalim natin, yung total na probability na makuha natin is white. In every urn, so for urn A, applying the principle of tag mo dito yung multiplying probabilities mga lodi, di ba? So ano mangyayari dito, Sir IJ? So ang probability na makuha natin yung urn A is 1/3. So multiply natin yan by 7 over 11. Okay? Plus, kumbaga itong nasa ilalim, yung probability na makakuha tayo ng white in any urn. May 1/3 na multiplier kasi each urn nasa 1/3 probability of being picked. 1/3 multiplied by, plus 1/3 times 5 over 8 plus 1 over 3 times 3 over 5. Okay? Sir IJ, ano po yung nasa itaas natin? So, if we recall the Bayes theorem, dapat yung condition lang na nandun siya galing sa urn C. Eh, ito yung urn C, mga lodi, di ba? So, yung probability na mapick yung urn C is 1/3 multiplied by yung probability na makuha natin doon is white. So, anong probability na makuha natin doon is white 3 over 5. So, kapag sinimplify nyo itong mga lodi, and then, since calculators are allowed naman, so okay lang naman, rekta nyo na sa calculator. Therefore, the final answer for this problem is 88 over 273. Paano naman Sir IJ kapag urn B? Kapag urn B, edi ito lang yung ilalagay mo dito. Tapos itry mo na evaluate. Kapag urn A, ito yung ilalagay mo sa numerator. Yung denominator mo will stay as it is. Okay? So ganun lang siya kasimple mga lodi. So just in case you have questions or clarifications, huwag kayo mahiya mag-comment sa comment section. Maraming salamat mga lodi sa patuloy na sumusuport sa channel natin. And subscribe din pala kayo sa mother ko, Marian Maling, yung pangalan niya, more on cooking. And ayun mga lodi, kulay orange yung profile. So, ayun, I hope you all the best mga lodi. Keep safe na lang, especially pandemic, and focus lang. Lalo na dun sa mga estudyante natin na nag-aaral in our online classes. So, yun mga lodi, see you on my next math tutorial video, and bye-bye!